sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Ang ulo ng mga mainit na balita. Ang ibang kaso ng COVID-19 sa bansa sumansad na sa mahigit 4,000 na lang. Mahigit 300 foreign observers inimbitahan ng COMELEC. PNP naka-full alert na. Mga Pinoy na walang trabaho noong isang taon bumaba. Palaso, tiwalang mababawi ng PAGCOR ang revenue loss kahit ipinatigil na ang operasyon ng isabong. Ulit ang pangkalakalan, 7.7 billion peso refund ipinag-utos na ng ERC sa Meralco. Sa balita sa Ibayong Dagat, halos 30 patay sa bus accident sa Western Ukraine. At sa showbiz, bibigyan ng hari isa ng ganap na US citizen. IZ Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Sa oras po na 2 minuto makalipas ang 7 ngayong araw po na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Mayo 5, 2022. Para po sa IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon. Kami po inyong mga makakasama hanggang alas 8. Ako po si Jam Tarayo. Ito naman po si Drew Nasino. IZ Balita Nationwide. Detalye ng mga balita, sumadsad na sa mahigit 4,000 o 4,692 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa hanggang kahapon. Mula ho yan sa 5,145 cases na naitala naman noong Martes. Sa datos noong May 4, nakapagtala ang DOH ng karagdagang 159 COVID cases o karagdagang kaso kumpara sa 134 new cases noong Mayo 3. Nasa 16,889 individuals naman ang sumailalim sa test noong Martes. Sa ngayon, naabot na sa 3,686,375 ang COVID-19 cases sa bansa. Kabilang ang 3,631,244 recoveries at 60,439 deaths. Isinasapinal na ng gobyerno ang COVID-19 vaccine donation ng Pilipinas sa Myanmar. Ito'y makaraan ang pulong ng Department of Health sa Myanmar National Red Cross at concerned government agencies noong Martes. Kinumpirma ng DOH na pawang Russian-made na Sputnik V COVID vaccines ang idodonate ng gobyerno. Bago'y pagkaloob ang mga bakuna, kailangan muna ng basbas mula sa Commission on Audit at Department of Budget and Management. Gayunman, hindi idinitalye ng kagawaran kung gaano karaming bakuna ang ibibigay ng Pilipinas sa Myanmar. Abot naman sa 7 milyong piso ang ipamamahagi ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang tulong sa mga Overseas Filipino Workers o OFW na naapektuhan ng ipinatupad na lockdown sa Shanghai, China, bunsod ng pagsirit ng kaso ng COVID-19. Ayon kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, nasa 500 hanggang 600 OFW sa nasabing lungsod ang nakatakda makatanggap ng $200 na food assistance habang makakukuha ng karagdagan $200 sa mga na-COVID-19. Sinabi pa ni Kakdak na nagsagawa na rin ang OWA ng Mental Wellness Seminar upang matulungan ang mga Pinoy na apektado ng lockdown sa Shanghai. Nilagda ang batas ni Pangulong Duterte para sa mandatory benefits ng lahat ng health and non-health workers. Ikinagalak ng Private Hospitals Association of the Philippines. Detalye ng balita nga ni atin sa atin ni Patrol 17, Jopel Peleño. Binigyan diin ni Private Hospitals Association of the Philippines o PHAP
Dr. Jose Rene de Grano na isang magandang batas ang nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay ng mandatory benefits para sa mga health and non-health workers sa mga private at public hospital sa tuwing mayroong health emergency sa bansa. Sa laging handa briefing, sinabi ni de Grano na malaking tulong sa mga healthcare workers ang bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Duterte dahil sila talaga kasi anya ang sumasaba kapag nagkakaroon ng mga pandemya. Kaya naman natural lamang aniya na mabigyan sila ng mga kaukulang benepisyo. Sa pamamagitan nito, mapipigilan ng pamahalaan ang mga medical workers na umaalis aniya sa Pilipinas para maghanap ng mas malaking kita sa ibang bansa. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño nag-uulat para sa Impilang Maitorong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Isusulong naman ni senatorial candidate at dating Vice President Jejo Marvinay ang paglalaan ng pondo para maging miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, ang mga college student na walang kakayahang kumuha ng medical insurance. Ito ang inihayag ni Binay matapos gawing kondisyon ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF ang pagkuha ng medical insurance sa kolehiyo bago payagan sa face-to-face classes sa mga mag-aaral. Ayon sa dating Vice Presidente, hindi lahat ng college student ay may kakayahan na magbayad ng medical insurance, lalo't marami sa kanilang mga magulang ang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Ang paglalaan niya ng pondo para maging PhilHealth member ang mga college student ay isa sa magiging prioridad niya sa Senado. Si Binay ay tumatakbong senador sa ilalim ng United Nationalist Alliance. Sa iba pang tampok na balita. IZ Balita Nationwide. Mahigit at 300 foreign observers ang nakatakdang magbantay sa mismong araw ng botohana sa Mayo 9. Ayon kay COMELEC Chairman Sidamen Pangarungan, nasa 338 na foreign observers o Independent International Monitor ang inibitahan ng ahensya para tutukan ang eleksyon. Nabatid na nabigyan ng accreditation ang mga foreign observers para sa interes ng transparency at honesty ng halalan. Sakop ng kanilang tututukan ang proseso sa paggamit ng vote counting machine, proseso sa pag-transmit ng data o bilang ng boto mula presinto hanggang sa National Board of Canvasser. Ayon kay Pangarungan, ang mga international observer ay hindi pagbabawalang mag-monitor sa proseso ng eleksyon basta masigurong ligtas at walang magiging aberya sa botohan. Raira naman para sa pagtanggap ng COC set election returns, sumarangkada na sa Senado. Ating Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Ngayong ilang araw na lang, eleksyon na, nagsagawa ng dry run ang Senado sa pagtanggap ng Certificate of Canvass o COC set election returns o ERs para sa presidential at vice presidential elections. Ang mga kawani o tauhan ng Senado na mga ngasiwa sa pagtanggap ng COC set ERs ay binigyan ng briefing paano isasagawa ang reception. Ganyan din itinuro paano ang pag-describe o pagsasalarawan sa darating ng mga balota o ballot box, ang pagbasa ng serial number ng self-locking seal, ang mga aktibidad o proseso nitong pagtanggap ng mga balot para sa presidential at vice presidential elections ay naka-ere ng live o naka-live stream 24/7. Nagsaan sa Constitution na ang Senado ang mga ngasiwa sa returns ng bawat election para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Pagkatapos, isaka ito itatransmit sa Kongreso kung paano mag-joint session o kung saan ay mag-joint session ng Senado at Kamara para umakto ng National Board of Canvassers. Ito sa Patrol 19, Celio Ortega Bueno, naglit sa Impilang Maitorong Lakas sa DWIZ. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Nagpaalala naman sa mga guro ang DepEd hinggil sa papalapit na national and local elections sa Mayo 9. Ayon kay DepEd Undersecretary Rev. C. Escobedo, hindi dapat masangkot ang mga guro sa kahit anong partisan political activities dahil mayroong memorandum na inilabas ang ahensya alinsunod sa ilang umiiral na batas. Base sa 1987 o 1987 Constitution, walang officer o empleyado ng civil service ang dapat na makisali, direkta man o hindi,
sa anumang election hearing o partisan political activity. Nakasaad din sa Executive Order 292 Administrative Code of 1987 kung saan bawal gamitin ang kanilang kapangyarihan para makapang-impluwensya ng mga botante para sa ibubotong kandidato. Base naman sa Republic Act 6173 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dapat manatiling neutral ang lahat ng opisyal at kawani ng pamahalaan. Sa ilalim naman aniya ng Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991, nakasaad na maaari silang maglabas ng pananaw o saloobin pero ipinagbabawal ang pakikisangkot, direkta man o hindi, ng mga lokal na opisyal sa partisan political activities. Naka-full alert na Philippine National Police bilang bahagi ng security preparations para sa May 9 elections. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, idedeklara ang full alert status simula alas 6 kapan ng umaga. Nangangahulugan ito na dapat mag-duty ang lahat ng pulis kaugnay sa paghahanda sa halalan. Inihayag naman ni AFP Chief of Staff General Andres Centino na idedeklara ng militar ang red alert status simula naman bukas. Tuyo pa matiyak na handa ang lahat ng sundalo para sa eleksyon sa Lunes. Kasado na rin anya ang lahat ng preparasyon at plano ng militar at nakapaglagay na rin sila ng monitoring command centers. Ikinatuwa at malugod na tinanggap ni presidential frontrunner dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-endorso sa kanya ng Iglesia ni Cristo o INC sa darating na halalan sa Mayo 9. Ayon kay Marcos, ipagpapatuloy ng Uniteam ang pagsulong sa pagkakaisa para tuluyang makarecover at muling umunlad ang ekonomiya ng bansa mula sa pandemya. Nabatid na nakaugalian na ng mga pinipiling kandidato ng leader ng INC na mayroong 2 milyong botante ay karaniwan ding sinusunod ng kanilang mga miyembro bilang bahagi pa rin ng kanilang unity doctrine. Siniguro naman ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP Standard Bearer na hindi niya bibiguin ang pamunuan ng INC sa pagpili sa Uniteam bilang susunod na mga leader ng bansa. Sina Marcos at Duterte ay kapwa na mamayagpag sa mga respetadong survey sa bansa, kabilang ang Social Weather Station, Pulse Asia, Octa Research, Lilo, at maging ang mga Cali Survey. Nabatid na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. din ang dinala ng INC noong 1965, 1969, 1981 at 1986 presidential elections at nitong 2016. Inendoso rin ng INC si Presidente Rodrigo Duterte at Marcos na noon ay tumatakbong vice-presidente. Naman ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP na granted o pinayagan na ng COMELEC ang ipinasang petisyon ng kanilang grupo upang magkaroon ng election return sa bawat presinto sa buong Pilipinas. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Atty. George Briones, Partido Federal ng Pilipinas o PFP General Council, na layunin nila na mapasama ang kanilang grupo sa 10 major political parties na unang makakakuha ng resulta ng eleksyon. PFP po, may watcher po yan, si Senator Marcos. Apo. Sa bawat presinto sa buong Pilipinas. Okay. Ano pa po ang resulta? Mm-hmm. Ang tinatawag pong sapang klase ng resulta, ito pong certificate of canvas. Okay. Meron din po kasing voting, meron ding canvassing. Yan okay. Po ginagawa ang canvassing. Uh-huh. Yan po sa munisipyo. Mm-hmm. Yan po sa siyudad at yan po sa probinsya. Okay. So ito po COC, Certificate of Canvas, may kopya din po ang Partido Federal na okay. Pilipinas. Samantala, nilinaw naman ni Briones na nagkaroon ng aberya sa sample ballots kung saan ang numerong gamit ni dating Senador Bongbong Marcos sa nasabing balota ay number 10 sa halip po na number 7. Sinabi pa ni Briones na namamayagpag sa mga survey si BBM kahit marami ang gumagamit sa pangalan nito. Eh yan po yung aming mga katunggali kasi nga po talagang overwhelming na panalo ni BBM. Opo. Ang ginagamit nilang kalaban ni BBM, eh si BBM na rin. Nilalagay nila yung pangalan ni BBM okay. Sa sample ballot, uh-huh. Pero yung numero ni Lenlen ang ginagamit. Nila, uh-huh. Uh-huh. Kaya po kami ngayon, kagagaling lang namin dito sa Tarlac. Opo. At in-explain namin kay Governor Bicyap. Opo. I-explain na po ni Governor Bicyap sa buong taga-Tarlac na isusulat po 7, hindi po 10.
Si PFP General Counsel Attorney George Briones sa Panayam nag-DWIZ. Babalik po IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon. Makalipas lamang ilang mga paalala, oras 7:16. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Sa pagbabalik po ng IZ Balita Nationwide, pangumagang edisyon ngayon araw po ng Webes, ngayon pong May 5, 2022. Kami pa rin po ang inyong mga tagapagatid balita. Ako po, si Jam Tarayo. Ito naman po, si Drew Nazino. IZ Balita Nationwide. Ito na natin, magandang umaga yung ating mga suking taga-subaybay na nakakikinig ho sa kanikinalahong mga talapitan sa pamamagitan po ng 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 95.1 Home Radio Naga, maging yung mga kababayan din ho natin na katutok ho, RPN Radio Station Stationwide, DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DZRL Patak. Siyempre, ganun din sa mga nakatutok sa atin sa mga RPN radio stations, RPN DXKT Davao, RPN DXKT Dipolog, RPN DZKI Iriga, at RPN DXXX Zamboanga. Magpapatuloy po ng mga balita. IZ Balita Nationwide. Siyempre rin tayo mga katodos, limang araw bago ang halalan, inendorso na ng mayigit 1,200 pari, obispo at mga diakono ang kandidatura sa pagkapangulo ni Vice President Lenny Robredo at kanyang running mate si Senator Francis Kiko Pangilinan. Pinaalalahanan ng Clergy for the Moral Choice o CMC ang mga Pilipino sa kanilang sagradong tungkulin na bumoto at iboto lamang ang karapat-dapat ng mga pinuno ng bansa at piliin ang tunay na servant leaders na may puso katulad ng isang mabuting pastol. Ayon kay Bishop Tony Tobias, kung gusto nating umangat ang bansa ay pumili ng maayos na leader sa halip ng mga lesser evil. Inilabas ng mga paring Katoliko ang kanilang endorsement sa araw matapos naman ang pag-endorso ng religious group na Iglesia ni Cristo sa tandem ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Nagsagawa naman ng Switch a Candle Prayer Rally ang mga taga-suporta ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa Liwasang Bonifacio sa Maynila at Danao City, Cebu. Ito'y bilang pagpapakita ng kanilang hindi matibag na suporta para sa Aksyon Demokratiko presidential candidate kasabay ng panalangin para sa matagumpay, malinis, tapat at mapayapang halalan. Umabot sa 20,000 katao ang lumahok sa naturang aktibidad sa tapat ng Central Post Office sa Maynila. Sa Danao City, nasa 80,000 naman ang dumalo sa aktibidad sa pangunguna ng asawa ni Yorme na si Dainey Dumagoso, mga anak na sina Patrick, Joaquin at Francis. Samantala, nagpasalamat ang alkalde sa lahat ng volunteer groups, organizations at lahat ng kanyang supporter sa kanilang solidong suporta sa gitna ng kaliwatkanang disinformation campaigns laban sa kanya. Iba pa rin paksa ng mga balita. IZ Balita Nationwide. Sa 3.71 million Filipino ang unemployed noong 2021 na nagresulta sa unemployment rate na 7.8%. Kumpara ito sa 4.5 million unemployed noong isang taon na pinakamataas naman sa nakalipas na 15 taon dahil sa napakahabang COVID-19 lockdowns. Ngayon man, nananatiling mataas ang unemployment kaysa sa 2.3 million noong 2019 o pre-pandemic level batay sa preliminary 2021 annual labor market statistics ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, aabot sa 47.7 million o 63.3% ng mga Pinoy sa labor force population ang nakibahagi sa jobs market o yung mga nagtrabaho. Bumaba naman ito sa 61.3% ng isang taon, bunsod ng kaliwatkanang COVID-19 lockdown at pagsasara ng maraming negosyo. Pawang taga Northern Mindanao, lalo sa Bukidnon, ang pinaka-aktibo sa job market, habang ang Central Luzon ang may pinaka-mababang labor force participation noong 2021. Noon naman 2020, tanging 43.9 million o 59.5% ng 73.7 million Filipino sa labor force population ang nagtatrabaho o aktibong naghanap ng trabaho sa gitna ng COVID-19 restrictions. Nakabit na ng pamahalaan ang target nito nga makapagbigay ng 1,000,000 trabaho noong nakaraang taon bilang bahagi ng Employment Recovery Plan dahil sa COVID-19 pandemic.
ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Pinakamalaking ambag ng nagpapatuloy na Build, Build, Build program na nakalikha ng nasa 700,000 trabaho sa sektor pa lamang ng construction. Umabot naman sa 200,000 job opportunities ang nilikha sa ilalim ng Student Employment Program ng Department of Labor and Employment at ang livelihood package nito. Hindi pa kasama ang mga trabahong nilikha sa sektor ng turismo. Magugunita nga nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong isang taon ang executive order na nag-adapt sa National Employment Recovery Strategy na layong lumikha ng mga livelihood at training opportunities. Samantala, sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 3.13 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Pebrero kumpara sa 2.93 million noong Enero. Samantala, nagbabala naman sa Overseas Filipino Workers o OFW ang Bureau of Immigration higil sa illegal recruitment sa Pilipinas. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, maraming Pilipino ang nabibiktima ng illegal aktibidad dahil sa nais na makapagtrabaho sa ibang bansa. Anya, ang human trafficking ang nangungunang banta sa mga Pinoy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil sa naglipa ng illegal recruiters kung saan kanilang pinangakuan ang kanilang mga mabibiktima. Nagaganda ang kanilang buhay kapag nakapagtrabaho sa ibayong dagat. Karamihan sa mga nabibiktima ay binibigyan ng fake documents upang makalabas at makapagtrabaho sa ibang bansa. Dahil dito nagpaalala si Morente sa mga OFW na nagnanais magtrabaho sa labas ng bansa na makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong recruitment agency o yung mga accredited ng pamahalaan upang maiwasang mabiktima ng mga illegal recruiter. Samantala, bumisita sa ilang mga lugar sa Bohol ang Provenzano Party List noong April 29 at 30, kung saan dinala rin ito ang kanilang celebrity supporters sa kanilang campaign rallies. Sa munisipalidad ng President Carlos P. Garcia, na hometown ng ika-apat na Pangulo ng Bansa, isinama nina ang Provenzano Party List Second Nominee Representative Edward De Los Santos at Third Nominee Michael Chua ang aktor na si Zanjo Marudo na nagpakita ng ilang performances at song numbers. Sa San Isidro Covered Court, sa San Isidro Municipality at Lubok Plaza, kasama naman ni Zanjo ang social media superstar na si Donalyn Bartolome. Hinarana ni Marudo ang mga dumagsan sa lugar at nag-perform naman si Donalyn sa harap ng kanyang Boholano fans at nagpa-picture at autograph sa mga ito. Hinimok naman ni Donalyn ang mga bumisita sa lugar na suportahan at iboto ang Provenzano Party List dahil ito ang party list na totoong may mga programa at subok na nag-aangat ng mga buhay ng mga Provenzano, lalong-lalo na sa mga malalayong lalawigan. Nabatid na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakabiyahe sa lalawigan si Donalyn matapos ang 2 taon, kaya't nagpasalamat siya sa mga o sa ang Provenzano Party List sa pagsama nito sa kanya sa Bohol. Sa Tagbilaran, nagkaroon rin ng courtesy call sa pagitan ng grupo at ni Mayor Johnny Yap bago ang isinagawang motorcade sa syudad. Sa kabila naman ng pagiging abala, naglaan ng oras si ang Provenzano Second Nominee Representative Edward De Los Santos upang magbigay ng tulong sa pamilya at makiramay sa tourist driver na si Arniel Silos at Lola Emilia Gemina na kabilang sa mga nasawi sa bumagsak na tulay sa Loay. Nagkasarin ng serye ng campaign events ang grupo sa Panglao kung saan mainit na tinanggap at sinuportahan ng LGU ang grupo sa pangunguna ni former mayor nila Montero, incumbent mayor Aya Montero at vice mayor Brian Velasco. Iba pa rin balita. Tuloy pa rin umano ang operasyon ng Sabong Express ng gambling tycoon na si Rodolfo Bong Pineda sa kabila ng utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil na ang isabong sa bansa. Ayon sa isang source, hanggang sa social media nitong Miyerkules ay mayroong ads kaugnay sa schedule ng Sabong Express na nag-uumpisa alas 8:30 ng umaga. Ang Sabong E-Express ni Pineda ay nag-ooperate umano sa buong Central Luzon. Una nang inatasan ng Pangulo, si DILG Secretary Eduardo Anyo na magsagawa muna ng survey kaugnay sa social impact ng online sabong. Matapos nito ay inirekomenda ni Anyo sa punong ekutibo ang pagpapahinto sa operasyon ng lahat ng online talpakan sa bansa. Kumpiyansa naman ang Malacanang na makakahanap ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng bagong revenue source.
Ito ay matapos na ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tuldukan na ang online sabong operation sa buong bansa. Ayon sa PAGCOR, aabot sa 6 na bilyong piso ang magiging revenue loss mula sa e-sabong ngayong taon. Sinabi naman ni Acting Palace spokesperson Martin Andanar na tiwala sila sa PAGCOR na makaka-generate ito ng bagong revenues. Samantala, itinanggi ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na pinilit niya si dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos na tumistigo laban kay Senadora Laila De Lima. Ayon kay Aguirre, wala rin siyang alam sa naganap na meeting sa isang hotel sa Parañaque kung saan kanya umanong pinagbantaan si Ragos. Mismo anyang ang dating Bucor official ang lumapit sa kanya ng 2 beses upang magbigay ng testimonya hinggil sa pagdi-deliver umano ng drug money sa senador. Iginit ang dating kalihim na imposibleng pilitin niya si Ragos, gayong isa rin naman itong abogado na naging National Bureau of Investigation Director at OIC Director na itinalaga ni De Lima sa Bucor. Hinamon naman ni Aguirre si Ragos na maglabas ng ebidensya upang patunayan itong akusasyong pinilit at pinagbantaan siya. Ito lamang linggo ay binawi ni Ragos ang kanyang testimonya laban kay De Lima. Samantala, nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipino na ipagdasal na huwag mauwi sa nuclear war ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng bagong Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Santa Cruz, Maynila, nagbanta si Pangulong Duterte na tiyak na mauubos ang lahat sakaling sumiklab ang nuclear war. May ibang Pilipino magsabi that I'm too tamed. Ano ang gusto ninyo? Girahin natin to? Mapupulbos tayo lahat. And even this rockos in Ukraine, magdasal lang tayo na it will not degenerate into something like a nuclear warfare. Tapos tayo. Tapos tayong lahat. Hanggat na sa Pilipinas, aniya ang mga sundalong Amerikano ay maaaring maipit ang bansa sa digmaan, lalo't kaalyado ng Russia ang China. Because China would not stand idly and allow Russia. You know why? When I was in China, pinangkahan ako ng Xi Jinping that we will not allow our ally, most important ally, Russia. Noon kasi there were already bickerings and rumblings and everything. And to think na ang pinag-awaya nila, wala naman tayong, at pag mag-nuclear, tatamaan talaga tayo. Kasi, tanong kayo ba, nandito yung Amerikano. Hindi talaga umalis yan sa Clark pati sa Subic. Bahagi ng talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magbabalik po ang IZ Balita Nationwide, oras ganap ng alas 7:30. IZ Balita Nationwide. Magbabalik po ang ikalawang segwada ng IZ Balita Nationwide, pangumagang edisyon ngayong araw pa rin po ng Huwebes, May 5, 2022, sa oras po 7:34 tayo pa rin po at kami pa rin po ang inyong mga makakasama hanggang alas 8. Ako po si Jam Tarayo. Ito naman po si Drew Nacino. Kapagbabata balita, imbrong kahin ng isang mambabatas na gawing pantay ang taripa sa palm oil para sa animal feeds at palm oil para naman sa human consumption upang maiwasan ang illegal na o maiwasan ang smuggling ng matika. Ayon kay House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda, base sa datos ng Department of Agriculture, dapat ay zero o walang buwis ang palm oil para sa pagkain ng hayop, habang 15% ang taripa naman ng mantika para sa konsumo ng mga tao. Matatanda ang aabot sa 300 billion pesos ang halaga ng mga mantikang ipinuslit sa Pilipinas mula ho sa ibang bansa. Sa ngayon, ang mga low-grade na palm oil ay mananatiling mas mura upang mahikayat ang livestock sector na gumamit ng coconut oil na makatutulong sa mga coconut farmers sa buong bansa. Sapat naman daw ang supply ng sibuyas sa bansa. Sinabi ni Department of Agriculture o DA Secretary William Dar na madami ang produksyon ng sibuyas ng bansa sa ngayon na nangangahulugang naging matagumpay ang programa ng ahensya sa onion production. Samantala, aminado si Dar na kulang sila ng pondo para makapagbigay ng cold storages o imbaka ng sibuyas sa mga magsasaka. Kapag wala kasing imbaka ng sibuyas, ay madali itong masira o mabulok, daan upang malugi ang mga onion farmers.
Sinabi pa ni Dar na maganda ang ani na sibuyas sa Mindoro, Nueva Ecija, Pangasinan at Nueva Vizcaya na pangunahing pinagkukunan ng supply ng sibuyas sa bansa. Kapag balita, iniimbestiga na ng Department of Health ang umano'y food poisoning incident na dahilan ng pagkakaospital ng mahigit 100 residente sa bayan ng Lake Cebu sa South Cotabato. Ayon sa DOH, nakikipag-ugnayan na ang kanilang Center for Health Development, SOCSRGEN, sa local health officer sa pangangalaga ng mga o pangangalaga sa mga pasyente. Pawang nakaranas ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at diarrhea ang mga pasyente matapos kumain ng pansit bihon sa kanilang dinalawang campaign rally noong Linggo. Pinayuhan naman ang kagawaran ng publiko at mga event organizer na laging inspeksyonin ang anumang pagkain kanilang ihahain dahil madali itong masira lalo na ho ngayong mainit ang panahon. Samantala, nagbabala ang DENR sa mga negosyo o establishmentong lalabag sa environmental laws sa National Capital Region o NCR. Sa isinagawang monitoring at saturation drive, kamakailan ng Environmental Management Bureau o EMB, na pag-alaman ng DENR na 4,043 na establishmento, 1,857 ang nag-ooperate ng walang environmental compliance certificates, habang 1,894 naman ang walang wastewater discharge permits. Ayon kay Environment Undersecretary for Field Operations Juan Miguel Cuna, maglalabas ang DENR ng notice of violations laban sa mga establishmento na mapapatunayang lumabag sa ilalim ng Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act. Ang sinumang lalabag ay ipapatawag ng EMB National Capital Region para pag-usapan ang nilabag na batas. Paparing balita, sinimulan na ng Light Rail Transit Line 1 o LRT Line 1 ang dynamic test run para sa mga bagong new 4th generation o Gen 4 train sets nito kapon. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, ang Gen 4 trains ay pinatakbo simula kagabi at target itong magamit bilang commercial use sa katapusan ng Mayo. Nabatid na kabuang 30 train sets na binubuo ng 4 na LRV o yung light rail vehicle o bagon at mayroon itong 1,300 passenger capacity at kayang tumakbo sa bilis na hanggang 70 kilometers kada oras. Ang bilis nga. Samantala, tiniyak naman ng LMRC na hindi makaapekto sa normal na operasyon ng LRT Line 1 ang gagawing testing activity. Samantala, umabot na sa 8.5 milyon ang kabuuang bilang ng mga commuter na nabigyan ng libreng sakay ng MRT3 sa unang buwan ng programa ng DOTR. Ayon sa MRT3 management, nasa 8,472,637 ridership ang naitala mula March 30 hanggang April 2022. Layunin ng naturang programa na makatulong sa pagpapagaan ng pinansyal na pasani ng mga commuter sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin sa bansa. Nabatid na naglaan ang DOTR ng pondo na 7.5 billion pesos sa ilalim ng 2022 General Appropriations Act, kung saan ang kapasidad at performance ng newly rehabilitated facilities at subsystems ng MRT3 ay kayang mag-accommodate ng hanggang 350,000 na pasahero araw-araw. Magsisimula ang regular operating hours ng MRT3 mula 4:40 ng umaga hanggang 10:10 ng gabi araw-araw. Anim na luxury cars naman ang isinubasta o ibinenta ng Bureau of Customs sa koordinasyon sa pakikipagtulungan ng Assessment and Operations Coordinating Group, Auction and Cargo Disposal Division, Bureau of Treasury at ng Land Bank of the Philippines. Ang mga nasabing sasakyan ay ibinenta ng ahensya matapos lumabag ang importer o may-ari ng mga sasakyan sa Section 1113 o Customs Modernization and Tariff Act na siyang naging batayan ng adwana upang humantong sa confiscation proceedings. Kabilang sa mga nakumpiska at ibinenta ang 2001 Porsche Boxer, isang second-hand used 2001 SLK 350 Mercedes-Benz, 2008 used Ferrari 40, Ferrari 430, Scuderia SLK 55, 2001 used Mercedes-Benz,
E220 2011 Mercedes-Benz at isang brand new na G500 Mercedes-Benz. Sa nakuwang impormasyon ng mga otoridad, ang mga nasabing sasakyan ay nakakonsign o nakapangalan sa JLDFM Consumer Good Tradings at Frebel Enterprises na dumating sa Manila International Container Port o MICP ilang taon na ang nakalilipas. Samantala, budget carrier Cebu Pacific gumamit ng Airbus 320 na eroplano para maibiyahe ang mas maraming pasahero sa Bicol. Detalye ng balita nga niyatid sa atin ni Patrol 45, Raul Esperas. Gumagamit na ng Airbus 320 aircraft ang Philippines leading airline na Cebu Pacific para sa kanilang operation sa Bicol International Airport, particular sa Legazpi. Sangayon sa Cebu Pacific, ang Cebu Pacific Flight 5J321, isang Airbus 320 aircraft ay umaalis ng Maynila alas 3:40 ng umaga at inaasahang lalapag sa Bicol International Airport ng alas 4:39 ng umaga at ito'y inaasahan na bibigyan ng pagsalubong ng mga otoridad o ng Bicol International Airport Authority. Sangayon kay Carmina Romero, ang tagapagsalita ng Cebu Pacific Airlines, nagpasya silang gumamit ng mas malaking eroplano upang ma-accommodate ang dami ng mga pasahero na kanilang sinasakay sa nasabing paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagwala sa Impilo Metodo Lucas, DWIC. IZ Balita Nationwide. Salamat si Patrol 45 Raul Espera sa iba pa rin humpaksa ng mga balita. Nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng magkaroon ng food crisis sa Pilipinas sa iba't ibang dahilan. Ito ayon kay Agriculture Secretary William Dar na ang isa sa mga dahilan ng kaguluhan sa Ukraine ang nakaantala sa global food supply chain na nagpabawas sa agricultural productivity. Maliban dito, ikinabahala ng kalihim na hindi mapataas o mapalakas ang produksyon ng pagkain hanggang sa susunod na 2 taon. Samantala, nanawagan naman ang DA sa lahat ng stakeholders sa sektor ng agrikultura at kawani ng ahensya na pagtuunan ito ng pansin. Samantala, sisimulan na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pangongolekta ng mas mataas na kontribusyon sa kanilang mga miyembro ngayong 2022. Nakasaad sa Republic Act No. 11223 o ang Universal Healthcare o UHC Law na simula 2021 hanggang 2025, magtataas ng 0.5% kada taon ang PhilHealth contribution. Mula sa kasalukuyang 3.5%, magiging 4% na ang singil ng ahensya hanggang sa maabot ang 5% limitation sa taong 2025. Layo nito na mapatatag ang pondo ng PhilHealth para sa kapakanan ng bawat Pilipino alinsunod sa Universal Healthcare Act. Dahil sa UHC, otomatikong maituturing ng miyembro ng PhilHealth ang lahat ng mga Pilipino. Iba pang balita na i-turnover na ng NBI sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa 11 bilyong pisong halaga ng shabu na nakumpiska sa 10 drug courier sa barangay Comon, bayan ng Invanta sa Quezon. Ayon kay NBI OIC Director Eric Distor, sa ikinasang Task Force Against Illegal Drugs, aabot sa mahigit 1,800 gramo nang shabu ang nakumpiska sa 3 commuter vans. Isinailalim na sa inquest proceedings sa Office of the Prosecutor sa Infanta Quezon ang 10 akusado na naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, isa umanong recruiter ng teroristang grupong Islamic State ang inaresto sa bayan ng Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Kinilala ang suspect na si Abdul Salikala, 32 anyos, na nasa kote ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar sa Barangay Libertad dakong alas 4:30 ng hapon noong Martes. Ayon kay Police Regional Office 9 Director Brigadier General Franco Simborio, member din si Salikala ng Hasan Criminal Gang
at may standing warrant of arrest sa kasong murder na inissue noong 2011. Na-monitor anya nila ang suspect na nagre-recruit ng mga miyembro ng local ISIS sa bayan ng Shokona, Zamboanga del Norte. Natiktikan din ni Salikala na nagpupuslit o natiktikan din si Salikala na nagpupuslit ng mga mataas na kalibre ng barila sa Alicia, Zamboanga, Sibugay patungo sa mga barangay Alatabon at Malambuhangin sa Shokona, Zamboanga del Norte. Isang sunog ang sumiklab sa isang bahay sa bahay ng Katarman, Northern Zamar noong naikinasawi ng dalawang estudyante. Dakong alas 4:30 na maganap ang sunog sa barangay Talisay at mag-aalas sa isna ng gabi nang maapula ito. Matay sa ulat o ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, pawang edad 10 at 18 ang mga biktima at natutulog noon ng sumiklab ang apoy. Yari umano sa light materials ang mga bahay ng bahay ng mga biktima. Nabatid na aabot sa 600,000 pesos ang halaga ng mga napinsala o natupok na ari-arian. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng suno. Pagbabalik po ang IC Balita Nationwide. Oras 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. IC Balita Nationwide. Balitang pangkalakala. Ipinagutos na ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Meralco ang mahigit 7.7 billion pesos na refund. Ito yung sobrang nakolekta na singil ng Meralco sa nakalipas ho na taon. Ito ay katumbas ng bawas na 47 centavos kada kilowatt hour sa residential customers. Layunin ng refund na maibsan ang bigat ng dagdag singil sa kuryente sa paparating na bill ngayong Mayo. Bagaman nakabase ang presyo ng natural gas galing Malampaya facility ay nabatid na sa bill pa lamang ng kuryente ngayong Mayo, mararamdaman ng mga consumer ang epekto ng pagsipa ho ng presyo ng langis. Balita sa labas ng bansa. Hindi bababa sa 26 na katao ang nasawi sa salpukan ng isang bus, minibus at isang fuel truck sa Western Ukraine. Ayon sa Interior Ministry, kabilang sa mga nasawi ang 24 na pasahero at ang mga driver ng bus at minibus. Sugatan naman ang 12 iba pa kasama ang driver ng fuel truck. Patungo umano ng Poland ang naturang bus, ngunit hindi naman ito tinukoy kung kabilang ang mga pasahero sa mga lumilikas sa Ukraine kasunod ng pagsalakay ng Russia. Sa entertainment, a trending news. Uy! Inanunsyo ni Bibi Gandang Hari na isa na siyang ganap na American citizen. Sa isang Instagram post, ibinahagi nito ang isang clip habang pinapakita ang isang American flag kasama ang dokumento na naglalahad ng pagiging US citizen nito. Ang nasabing post ay may caption na, hashtag moving on, officially American, made in USA, the next chapter. Matagal nang naninirahan sa US ang 54-year-old na si Bibi at nagtatrabaho bilang bookkeeper at accountant. Si Bibi ay dating kilala bilang ang 90s matinee idol na si Rustam Padilla. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Alright, update tayo sa NBA. Anthony, sino na ang mga yamado sa semifinals? Good morning, Drew. Balita natin na itukul nga sa NBA. Serie is tied at 1-1. To answer your question directly, Golden State at Memphis ang pinag-uusapan natin. Memphis kasi po ang nanalo kahapon with a score of 106-101. Kumana para sa kanila si Ja Morant. 47 points, 8 rebounds, and 8 assists. Very close to a triple-double for this very young player na sinasabi lang should be able to be an MVP candidate in the next couple of years. Tinulungan din siya ni Williams with 14 points, 4 out of 8 from 3-point country. Jaren Jackson Jr. may 12 points and 7 rebounds. Ito nga si Brandon Clark, hindi nakatulong dahil ejected siya early in the ball game, pero nanalo pa rin sila dito sa koponan ng Golden State. Kaya sabi natin, the series is tied at 1 apiece. In another game, nanalo po ang Boston with a score of 109-86. Tinalo po nila yung Milwaukee Bucks at ito si Jalen Brown
and may 30 points, 5 rebounds, and 6 assists. Tinulungan din siya ni Jason Tatum. That had 29 points, 8 assists, and 3 steals. Kaya, Drew, itong seri nila, Boston and Milwaukee, tabla din at 1 apiece. Pero sa Game 3, sa home court pa rin ng Bucks. Lilipat na ngayon sa Bucks, tama yung sinabi mo. The first two games, dahil mas maganda kasi yung kartada ng Boston heading into the playoffs, the first two games dun ginawa sa kanila. So the next two games, games 3 and 4, Drew, gaganapin sa Milwaukee. Okay, Anthony, thank you. Ito po si Anthony Stiet para sa Real Sports, na himpi lang may todo lakas, DWIZ 882. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pansumin niyo po, isa pa edisyon ng IZ Balita Nationwide. So, himpi lang may todo ang lakas. Balitang sigurado. Dapat ang serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At sa ngalan po ng ating mga kasama sa News Center, kami po inyong mga naging tagapagatid balita. Ako po, si Jam Tarayo. Ito naman po, si Drew Nazino. Standby lamang para sa susunod na pala tuntunan. Karabola! IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide.